Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Attorney Noel na magbabahagi sa inyo ng konting kaalamang legal. Pero bago ako magsimula, ay request ko lang sa aking mga bagong viewers na mag-subscribe kayo dito sa aking channel. I-like nyo, press nyo yung button for future notification ng aking mga vlogs at paki-share nyo na rin po. Okay. So, alam niyo po, alam naman natin na napakahirap ng ating sitwasyon ngayon dahil yung Omicron virus, masyadong mabilis kumalat at marami ang nagkakasakit sa ating mga kababayan. So, mag-ingat po tayo. Huwag po nating kalimutan ang mga health protocols. At kung halimbawa hindi naman kailangan talaga tayong lumabas, huwag na muna tayong lumabas. Ingat-ingat po muna tayong lahat ngayon. Okay. So, ano ba ang magiging topic natin ngayong araw na ito? Siyempre, tungkol pa rin ito sa lupa. Pero mahalagang malaman nyo ito upang hindi kayo magkamali sa pagbili ng mga lupa. Alamin natin kung ano ang tinatawag na land of the public domain at yung mga classification ng lupa dito sa Philippines. Okay, so umpisahan po natin yung discussion natin tungkol sa mga lands of the public domain. Ang ibig sabihin po ng ganyang term ay yung mga lupa na yan ay pag-aari ng Estado at ang gobyerno ang namamahala para yan ay pangalagaan dahil yan ay hindi pwedeng i-dispose yung i-alienate o ipagbili kung kanino man, kung sa mga korporasyon o sa mga private individuals. Ito yung mga tinatawag nating lands of the public domain. Ano-ano ba yan? Unang-una, yung tinatawag na timberland or forest land. Natural lang na ang mga timberland tsaka yung mga forest land ay hindi yan ipinagbibili sa mga korporasyon, sa mga private individuals. Ang tawag natin dyan, land of the public domain. Ang may-ari, ang Estado. Kasama na dyan, syempre, yung mga bundok, yung mga forests sa ating mga kabundukan. Hindi po yan pwedeng ipagbili. Okay, pangalawa, yung mga mineral lands, hindi rin yan pwedeng ipagbili. Sapagkat yan ay pag-aari ng Estado. Ang alam ko dyan ay hinahayaan lang na ma-explore ng mga corporations na pinayagan ng gobyerno upang yun, makamina ng mga mineral deposits. Ano po? Pero hindi yan pwedeng ipagbili. Hindi pwedeng i-alienate ng Estado. Sapagkat yan nga ay parte ng public domain. Meron pa rin tayo yung tinatawag na mga national parks. Ayan po, once a place has been declared by the national government as a national park, hindi na po yan pwedeng ipagbili ng gobyerno o i-dispose, i-alienate in favor of a corporation or private individuals. Opo, isa pa yun, ano? Ngayon, meron din tinatawag na yung agricultural land. Meron pa rin mga agricultural land na pag-aari ng gobyerno. Hindi yan pwedeng ipagbili. Pero, yan lamang ang sa lahat ng lupa, lands of the public domain, na pwedeng i-alienate. O pwedeng i-dispose sa mga taong karapat-dapat na pagbigyan niyan. Yan yung mga magsasaka natin na matagal nang sinasaka ang lupa, 30 years, 40 years, 50 years, ay dyan na lumaki ang kanilang mga anak, ang kanilang angkan, dyan na lumaki at sinasaka ang lupa. Yan, pwede po yan i-dispose in favor of the farmer. Opo.
Yan yung agricultural land. Okay. So, bukod dyan, syempre, yung mga private agricultural lands, yung mga, ano na, na pag-aari na ng mga private individuals o kaya ng mga corporations. Ano po? Yan, pwede na syempre i-alienate. At hindi na yan parte ng lands of the public domain. Okay. So, yun lang. Ang mga nabanggit kong lands of the public domain ay dapat natin tandaan na hindi yan pwedeng ipagbili. Kaya pag may nagbibili sa inyo ng lupa na ganyan ang category, hindi po yan mapatitituluhan, hindi po yan mapapa-tax deck, malalagyan ng tax declaration, maniwala po kayo. Hindi po yun mangyayari. Okay. So, ano lang ang pwedeng ano, i-alienate, ipagbili? Siyempre, mga private lands na, kagaya ng private agricultural lands. Ano po? Yung mga private agricultural lands ay yan ay naibebenta. Iba't ibang uri eh ng private agricultural lands. Merong tinatawag na kokal o yung ang mga tanim ay coconuts, ano po, mga buko, niyog. Meron din namang secano, mga dry land yan eh, dry land na halos walang irrigation, umaasa sa ulan. Yung pagpatak ng ulan, saka konting mga deep well nila. Meron din naman siyempre tayong rice land. No, rice land. Oh, yan po ang mga iba't ibang uri ng ano eh, agricultural land. Saan po natin makikita ang classification na yan? Makikita natin yan sa tax declaration. So, kung may nagbebenta sa atin ng agricultural land, ang unang punta natin ay yung assessor's office. Kung meron siyang tax declaration. Tingnan natin kung anong classification ng lupa base doon sa tax declaration. Kasi po, ang assessor ay kinaklassify ang iba't ibang lupa within its jurisdiction. Ano po? Yun nga, pag nakita niya na agricultural land yan, determine naman nila yung uri. Kung yan ay secano, kokal, rice land, inilalagay yon sa tax declaration. Okay. So, yan. Private agricultural lands. Pwedeng ipagbili, i-dispose. Makikita natin sa tax declaration. Okay. Ang iba pang classification ng lupa, syempre, residential land. Residential, yung tinitirhan ng mga tao, pinagtatayuan ng bahay. Yung common na residential houses. Doon din natin makikita sa tax declaration kung ang classification ng lupa ay residential. Okay, makikita natin doon, pagkuha natin ng tax declaration kung nakalagay residential, kung ilang square meters. Ano po, bukod sa titulo. Kasi sa titulo, sa title of the land, hindi mo makikita eh kung anong classification ng lupa. Hindi yun nagre-reflect doon. Makikita mo lamang yung classification ng lupa sa tax declaration. Okay, bukod sa residential, meron ding commercial lands. Yan naman, commercial lands, halimbawa kasi pag minsan ang isang city umuunlad, yung isang street o main street, puro mga businesses na ang naka-front, ang nasa front, ano, lot. So, nade-declare yan ng assessor sa tulong na rin ng CPDO, ng Community Planning and Development Office, na iso-zoning siya. Ngayon, pag na-zone na siya at nakita na, puro commercial na nga. So, dine-declare yan ng assessor na commercial land na. So, ang magre-reflect sa tax declaration ay commercial lot siya. Commercial lot. Okay, bukod doon, sa commercial, meron din tayong tinatawag na industrial classification. Ayan, marami tayong mga ano, industrial zones, industrial sites. Na doon, itinatayo yung mga factories, yung mga kumpanya. At ang mga lupa dyan ay naka-classify as industrial ano, classification ng lupa. Okay, so mahalaga po nating malaman yan kasi sa next vlog ko, pag-uusapan naman natin yung
valuations ng lupa. Yung presyo, kung bakit may iba't iba ang presyuhan ng lupa. Siyempre, iba't iba kasi ang classification ng lupa. So, sana po, yan ay matandaan nyo. Mahalaga yan. So, anong una natin titingnan? Dapat tanongin natin kung anong uri ng lupa. Kung anong classification, rather. Una-una, checkin natin kung ito ay lands of the public domain. Kung ito ay private agricultural land o ito ba'y still public o owned by the government pa. Checkin natin kung ito'y residential, commercial, or industrial land. At ang pinakamalapit at pinakasigurado natin makikitang classification ay sa tax declaration from the assessor's office kung nasaan nakalagak yung lupa. So, sana po sa may click kong paliwanag na yan, discussion na yan, meron po kayong nakuha. At yan po ay mahalaga kung kayo ay bibili ng lupa dito sa Philippines. So, hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat. Mag-iingat po kayo. At sana magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog. Marami pong salamat.